sa umaga, may bagong pag-asa. Maglalo sa mga harapin na mga pagsubok at alamin ng mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Pilipinas! Narito ang inyong tigapagbalita, kasing tibay at islat ng ginto, The V.O. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Pilipinas! Kay Gandang Morning, Pilipinas! Magandang umaga po sa ating lahat na mga taga-subaybay, mga mahal po namin at ginigiliw na mga followers at listeners at mga viewers sa iba't ibang panig po ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao at mga bansang naabot ng ating live broadcast sa pamamagitan po siyempre ng ating pong live streaming sa pamamagitan po ng Facebook at ng YouTube. Siyempre patuloy niyo po kaming matututukan sa pamamagitan po ng ating pong Facebook Live. Ang i-type lamang po sa inyong search box ang DWIZ882. At ang aming pong siyempre broadcast ay mula dito po sa Pasig City at may todong lakas sa 50,000 watts. At what? At yan po ay siyempre umaabot sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Masyado hong maulan sa nakalipas na magdamag hanggang ngayong madaling araw sa kahabaan halimbawa ng EDSA magmula sa Quezon City hanggang dito po sa Pasig City ay patuloy po ang katamtamang lakas ng pag-ulan. Pero kagabi marami ding mga lugar na binaha at kahapon pati sa lungsod ng Maynila marami pong mga lugar na binaha at naapektuhan po ang vaccination rollout sa Maynila. Biro mo nakapila tapos hanggang halos bago magtuhod ang lalim ng baha. Nakakalungkot sapagkat nakapila para po mabakunahan against COVID-19 pero yung pong banta at panganib po naman ng leptospirosis ay nariyan. At sa oras po nating 3 minuto, makalipas po ang alas 4 ng madaling araw, maganda siguro ang ating co-pilot, Engineer Jeric Barreto, ay simulan po natin ang ating umaga ng good news. Good news po tayo, Jeric. Kay Gandang Morning, good news! Kahapon ay naibalita nga po natin at meron tayong panayamay kaugnayan nga po sa taas presyo ng mga pangunahing bilihin na umano'y pinahintulutan po ng DTI. Kahapon medyo nabatikos po natin ng madaling araw, maagang-maaga ang DTI at may nakapanayam tayo si Attorney Vic Dimagiba. At ito nga, kanyang kinikwestiyon ang umano'y binulaga po tayo ng DTI sa kanilang sinasabing pinahintulutan na po nila ang taas presyo ng mga pangunahing bilihin at ito nga po ay halos piso sa dagdag at sa presyo ng mga basic commodities. Pero makalipas ang ilang oras at tayo po ay medyo magtampo sa DTI, aba, ito pong latest at good news. Binawi na po ng DTI ang dagdag presyo sa pangunahing bilihin. At binawi nga po ng Department of Trade and Industry na aprobado na ang dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin. Ayon po kay Trade Secretary Ramon Lopez, patuloy pa rin pinag-aaralan ang hirit na taas presyo ng mga manufacturer. Kaya naman hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na bagong suggested retail price o SRP. Humirit po ng taas presyo ang mga manufacturer sa ilang bilihin dahil sa pagsipa po ng halaga ng raw materials at lumaki umano ang gastos sa operasyon bunsod ng pandemya. So yan po ang ating good news.
Pakinggan morning, good news! At matapos po ang good news niyan, heto na, dumako na po tayo sa ating mga headlines! Pakinggan morning, headline! Sa oras po nating 5:05 makalipas po ang alas 4 ng madaling araw. 4:05 a.m. Narito na ang headlines kay Gandang Morning Pilipinas, July 22, 2021, Webes. Signal number 1 nakataas na sa Batanes dahil sa bagyong Fabian. Mahigit 6,000 bagong kaso ng COVID-19 na itala. Makati, Taguig, tinukoy na high risk na sa COVID-19. Local transmission ng Delta variant, hindi malabo ayon sa eksperto. Senatorial Bowles ng NPC sa 2022 election, pinangalanan na. Taas presyo sa pangunahing bilihin, binawi ng DTI. Mas maraming pag-atake ibinabala ng NDF. Matapos ideklarang teroristang grupo. At balita sa iba yung dagat, 10 ang patay sa mudslide sa Tajikistan. At pangwakas balitang pampalakasan, Brisbane napiling host ng 2032 Olympics. Kay Gandang Morning, Pilipinas! 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 Samantala, balitang kalagayan muna ng panahon at bagyo. Lumakas pa ang bagyong Fabian na may international name na Infa habang tinutumbok ang dulong bahagi ng Okinawa, Japan. Huling namataan ang pag-asa ang bagyo sa boundary ng Philippine Area of Responsibility at Taiwan o nasa 575 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nitong lakas na hanggang aabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na 185 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo patibog kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas naman ang public storm signal number 1 sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Pinaigting ng naturang sama ng panahon ang habagat na nagdadala ngayon ng pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Northern Palawan kabilang na ang Calamian Group of Islands. At kahit po masama ang kalagayan ng ating panahon, dapat po tayong maghanda para po sa makakain, mga gamit sa bahay ng ating mga kasambahay. Maagang maaga, atin na pong pakinggan ang balitang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Palengke Report. Palengke! Palengke! Report! 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 Narito na, bumababa na sa kabundukan ng Rizal Province, bitbit ng Bayong, at kasalukoy ang kumekembot-kembot. Nakapamili na ang ating Mr. Palengkero, si Tata Ray Aragones Abelia, nasa Morong Public Market. Kay Gandang Morning, Tata Ray! Salamat po, Mr. Do. Talagang halos nagdamag nga maulan-ulan dito sa Lalawigan, Arsal. Pero as of now, timila na. Tila maganda na. At kikita muna ang kaputian ng kalangitan. Sana naman tayo makatuyo ng damit. Kasi nga, makatuyo pag umuulan eh. Oo. Oh. At alam naman eh, hindi mo na itatanong eh, ako'y naglalaba pa hanggang kasalukuyan. Ganun talaga, no? Napakasipag ni Tata Ray. Bere mo, ikaw na ang namamalengke, ikaw pa rin ang naglalaba,
At pagkatapos, sigurado, ikaw pala nagluluto, Tataray. Hindi ako marunong, I'm sorry. ako taga Pamalinggi lamang. Ayun. Kaya alam natin ang mga presyo at talagang mga bilihin. Pero Tumas niya. Sino? Sino Tumas? Ako? Tumas ang ating mga presyo ng ulo at saka ng lamang dagat. At sinalam nila. Hey. Well, magdamag-damag-damag morning sa ating mga kababayan, mga ginot ginantana, no? Tatay at mga lulo at lula. Ito na, ating presyo. Sa presyo ng gulay, no? Ang siling labol nyo, umataw na ngayon. Naging 100 na ang kada kilo, ha? Dating yan eh, 40, pero umataw na ngayon. Litan demand. So, sa presyo ng talong naman, no? Ay 50 na ang kada kilo. Sa ang palaya naman ay 80. Ayan, mamaba naman ang palaya. Ang repulyo naman ay 60, ang kerto naman ay 45. Ang sayote, pinakamura, 30 lamang ang sayote, kuala flower, 180 ang kada kilo. Yung tinatawag ating chicharo, apaka 180 ang chicharo ngayon, ha? Malang chicharo, sibuy sa puti naman ay 60. Sibuy sa puti naman ay 90 ang kada kilo. Ang kamasa naman ay 70, no? At ang bawang naman ay 120 ang kada kilo. So, sa presyo ng laman dagat, ang bawang sumas 10, 220 na ang kada kilo. Ganyan tilapia, 180 na. So, dalagang bukid ay 240 ang dalagang bukid, ano? Then, yung hipon na malalaki ay 600. Then, ang tambakol ay 200 lang kada kilo, 150 naman ang sapsapan, no? Then, yung tamban ay 180. Sa presyo ng baboy, 350 ang laman, 320 naman ang buto-buto. Well, ang presyo naman, kumbo, ay 170. So, Tumas, at iba-iba naman ang ating mga presyo. Patuon na sa may parteng gulay at dito sa lamang dagat. Yan na, Mr. Do, ang ating bante presyo sa Murong Public Market sa lalawigan ng Rizal. So, may patrol, Tataray Argos Abiliano Gold, siyempre lang may Tudulakas, DWIC. Maraming salamat, Tataray Abelia, sa presyo ng mga bilihin dyan po sa Morong Public Market sa lalawigan ng Rizal. Nagatid po sa oras natin, ganap ng 12 minuto makalipas po ang alas 4 na madaling araw. 4:12 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! 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 Batiin natin muna, magang-maga na nagpabot ng kanilang mensahe at nakatutok si Marie Nishiyama. Kay gandang morning sa iyo, Ate Marie. At si Juliet Mendoza, kay gandang morning. Sabi niya, Ka David, kahit maulan, pakibati sister ko, Nene Kayanan, na lagi nakatutok sa DWIZ. Salamat po! Samantala, balikan natin ang mga paunahing balita sa umagang ito ng Thursday, July 22, taong 2021. Inabisuhan na ng NDRRMC ang mga residente sa mga lugar na sa inilalim sa red and orange warning na mag-ingat dahil sa patuloy na pag-ulang dulot ng bagyong Fabian. Sa advisory ng PAGASA, nasa red warning ang mga lalawigan ng Bataan at Zambales kung saan posibleng mararanasan ang matinding pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Nasa ilalim naman ng orange warning ang Metro Manila at Cavite dahil sa mataas na posibilidad na magkaroon ng flash floods at landslide. Inilagay na sa yellow warning naman ang mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga, Batangas at Bulacan habang makararanas ng mga pag-ulan ng mga probinsya ng Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Quezon. Posibleng tumagal hanggang Sabado o Linggo ang naranasang pag-ulan batay sa pagtaya po ng PAGASA DOST. Sa iba pang balita, nasagip po ng mga rescuer sa bayan ng Pilar sa Bataan ang nasa 15 bata at matanda sa kasagsagan ng pagbaha kahapon. Ayon kay Fire Officer 1
Josephine Iglesia ng Pilar Fire Station. Naipit ang mga nasagip sa hanggang baywang na baha sa isang sityo sa barangay Poblasyon. Paliwanag naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pilar Bataan na ang pagbaha ay bunsod ng walang humpay na pag-ulan dahil sa bagyong Fabian na mas pinalakas pa ng hanging habagat. Dinala na ang mga nasagip na mga residente sa multipurpose hall ng barangay Poblasyon. Pas po natin, 15 minuto makalipas po ang 4 a.m. Tuloy ang mga balita. Tinatayang 50 pamilya o mahigit 130 katao ang inirikas dahil sa pagbaha dulot ng pagulang dala ng habagat na pinaigting ng bagyong Fabian sa Occidental Mindoro. Ayon sa Mimaropa Police, pawang residente ng bayan ng Sablayan ang mga apektadong pamilya. Samantala o pansamantalang dinala ang mga evacuees sa isang warehouse sa barangay Ibud at Cover Court sa barangay Claudio Salgado. Nagpatuloy ang rescue operation sa mga apektadong residente hanggang kagabi. Nadagdagan ng 6,506 na po ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ang pinakamataas na bilang ng COVID-19 cases na naitala ngayong buwan ng Hulyo. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, sumampa na sa 1,524,449 ang kabuuan bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. 47,996 ang naman ang aktibong mga kaso. Habang 32 naman ang bagong naitalang nasawi dahil sa COVID-19. Sa kabuuan ay marunang 26,874 ang COVID-related deaths sa bansa. Ibinabala ng World Health Organization ang panibagong wave ng COVID-19 dahil sa unti-unting pamamayagpag ng Delta variant sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa WHO, sa mga susunod na buwan ay asahang magiging dominanting virus strain na ng COVID-19 ang mas nakakahawang Delta variant. Ang nabanggit na klase ng COVID-19 ay unang nadiskubre sa India at kalat na ngayon sa 124 na bansa at territories. Kabilang na rito ang Australia, Bangladesh, Botswana, Britain, China, Denmark, India, Indonesia, Israel, Portugal, Russia, Singapore at South Africa. Tumaas naman ang 30% ang cases sa Western Pacific Region at 21% sa Europe, habang nananatili sa 57,000 ang average weekly fatalities. Tinukoy ng Octa Research Group ang mga lugar na sa high risk dahil sa COVID-19. Ang mga ito ay ang lungsod ng Makati, Taguig, Davao, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro, General Santos, Baguio, Lawag, at ang bayan ng Mariveles sa Bataan. Ayon sa Octa, nagkaroon ng significant increase sa mga bagong daily COVID-19 cases sa Makati at lungsod ng Maynila, maging sa Baguio at Lawag simula July 14 hanggang 20. Umakyat sa 109 ang daily cases sa Maynila na nasabing panahon kumpara sa 82 sa nakalipas na linggo at sumampa naman sa 74 mula sa 55 ang kaso sa Makati, 64 cases naman mula sa 49 sa Baguio at 55 mula sa 31 cases sa Lawag. Nananatiling very high o 2.16% ang infection rate sa nabanggit na mga syudad sa Ilocos Norte, Lapu-Lapu City at 1.53%, at sa yan naman ay sa Cebu City ay 1.48%. Samantala, nasa very high naman ang intensive care unit o ICU utilization sa Iloilo City, 99%, Taguig City, 92%, at Davao City,
91%. Oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 4 na madaling araw. 4:20 a.m. Kay gandang morning, morning. Pilipinas! 97% mas nakahawa umano kaysa ibang strain ng COVID-19 ang Delta variant. Ito ang binabala ni Dr. Ron Jean Solante, hepe ng Adult Infectious Disease Unit ng San Lazaro Hospital dyan po sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Solante, 1,260 times ang viral load o mas maraming virus ang kayang iproduce ng Delta kumpara sa isang o sa ibang COVID-19 strains. Naitalaan niya ang ganitong insidente sa Australia kung saan isang naglalakad na tao ang dumaan lamang sa tapat ng Delta-infected person at agad na hawa sa loob lamang ng 5 hanggang 10 segundo. Grabe naman, ha? Ganun katindi. Gayunman, tiniyak ni Solante na nananatiling epektibo ang lahat ng bakunang may emergency use authorization sa Pilipinas laban sa namang uri ng COVID-19. Hindi malabong mayroon ng local transmission ng Delta variant. Ito'y ayong kay Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert, matapos na maiulat ang ng mga lokal na kaso ng Delta variant. Ani Solante, batay sa datos ng Philippine Genome Center, mayroong mga kaso na walang kaugnayan sa mga papauwing OFW. Kasalukuyang may 8 positibo sa Delta variant sa bansa. Isa rito ay taga Maynila, 4 sa Cagayan de Oro, 1 sa Misamis Oriental, habang 2 ang mga OFW. Wala pang nakikita ang Department of Health na local transmission ng mga nakahawang Delta variant sa kabila ng pahayag ng mga eksperto na posibleng kumalat na ito sa bansa. Nilinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi pa nila napatutunayang magkakaugnay ang ilang naitalang kaso ng Delta variant. Una na ang inihayag ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na posibleng kumakalat na ang Delta variant sa bansa. Sa huling tala, 35 na ang kaso ng Delta variant kabilang ang 8 active na mga kaso. Samantala, ipinanawagan po ni Senadora Nancy Binay sa Department of Health o DOH na mahalagang paghandaan nito ang posibilidad na mahawa o ma-expose sa COVID-19 Delta variant ang mga healthcare workers sa bansa. Ayon kay Binay, napakahalagang magkaroon ng praktikal na hakbang ang kagawaran para matiyak na protektado ang mga medical frontliners kahit pa ito ay mga bakunado na. Dagdag pa ng senadora na ito'y dahil ang naturang sektor ay pinaka-exposed dahil high viral load ang mga ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Kasunod nito, iginit ni Binay na sa harap ng banta ng Delta variant at iba pang uri ng virus ay dapat higpitan pa ng mga borders o ang mga border controls at pigilan ang pagbagsak ng healthcare support system ng bansa. Siniguro po ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan nito sakaling kailanganin ng pamahalaan ng mga karagdagang contact tracers sa bansa. Ito ang binigyan din ni PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar sa harap ng banta ng Delta variant ng COVID-19. Ayon kay General Ilyasar, sapat ang kanilang mga tauhan na sumasailalim sa masusing pagsasanay para maging contact tracers, lalo na't may aktibong kaso na rin ng naturang variant. Kasunod nito ay nakikipag-ugnay na ang PNP sa Department of the Interior Local Government o DILG, gayon din sa Health Department para matukoy kung ilang contact tracers ang kanilang kakailanganin. Magugunitang pinaghahanda ni Ilyasar ang kanyang mga tauhan sa worst case scenario, habang patuloy naman siyang umaapila sa publiko na sumunod pa rin sa umiiral na mga health protocols kontra COVID-19.
oras po natin. 25 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:25 a.m. Kay gandang morning. Gandang morning. Pilipinas. 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 Samantala, wala pang namomonitoro na itatalang pumupuslit papasok ng Pilipinas, partikular ang mga mula sa Indonesia. Ito ang tiniyak ng Philippine Coast Guard sa gitna ng banta ng COVID-19 Delta variant. Ayon kay PCG spokesman Comodore Armand Balilo, pinaigting na nila ang pagbabantay sa marine border o maritime border ng bansa, partikular sa southern backdoor. Wala pa po tayong report na natatanggap na mayroong nakalusot, ano? Pero mabigat po ang tagubilin ni Secretary Artugabe sa Coast Guard na talaga pong ipatupad itong pagbabantay sa ating mga borders at yan po ang gagawin natin kasama po ang ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy po ang ating pagbabantay sa mga borders natin, lalo na po dito sa border natin sa Indonesia at gayon din po dito sa bandang Tawi-Tawi, ang border naman natin sa ating mga, dito sa Malaysia, ano? Wala tayong masyadong suliranin dito sa bandang Jensen sa boundary ng Indonesia sapagkat wala na po yung border crossing agreement natin dyan. Medyo matagal na at ang babantayan na lang natin ay yung mga cargo vessel. Samantala, patuloy anya nilang binabantayan ang kondisyon ng 12 COVID-19 positive crew ng isang barko mula sa Indonesia. Yung mga asymptomatic po itong mga tripulante ng nasabing tugboat. At patuloy po nating minomonitor yan kasama po ng local government unit ng Albay, ng Santo Domingo. At ganun din po, meron tayong isang medical doctor na nagmamonitor din po sa kanilang kalusugan. At yung ating pong mga maritime security team ay patuloy pong umiikot at binabantayan po natin na hindi sila makalabas at hindi rin makapasok yung mga kamag-anak. Baka may gustong yatid. Ang ginagawa na lang po natin ay sa Coast Guard na lang po ipaabot kung naman tulong yung pwede nila ibigay. Ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesman Commodore Armand Balilo. Muling ipinatupad simula ngayong araw ang mahigpit na regional border control point sa boundary ng Caraga Region at Misamis Oriental. Layunin itong mapigilan ang pagkalat ng Delta variant matapos mapagalamang nagtungo sa Cagayan de Oro City ang isa sa mga nahawang tripulante ng barkong may lulang mga COVID-19 positive crew mula Indonesia. Ayon sa Department of Health, sa 8 kaso ng Delta variant, 5 ang nasa Misamis Oriental, kabilang ang 4 na nasa CDO. Lunes nang maglabas ng Executive Order 34 si Agusan del Norte Governor Dale Corvera na nagre-require ng health certificate o barangay exit pass sa mga pasahero mula Region 10 na papasok sa Caraga Region. Napagkasunduan ang mga miyembro ng Caraga Regional Task Force for COVID-19 One Caraga Shield sa pangunguna ni Corvera at ng Caraga Regional Development Council na kailangang ipakita ang negative RT-PCR test o vaccination card bago pumasok ng Caraga. Para sa mga authorized person outside of residence, kailangan lang magdala ng ID at travel authority habang delivery receipt o mayor's permit at ID naman para sa mga sasakyang may dalang essential goods. Samantala, nanindigan ang Zamboanga City Local Government sa kanilang no swab test, no entry policy laban sa coronavirus disease 2019 o COVID-19, lalo na ang mas nakahawang Delta variant nito. Ayon kay City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite, nanatili ang policy upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente lalo't maaari pa ring tamaan ng COVID-19 kahit ang mga nabakunahan na. Nilinaw naman ni Miravete na wala silang centralized database system upang beripakahin kung fully vaccinated o hindi ang isang vaccination card holder. Bukod sa Zamboanga City, kailangan ding magpakita ng negative swab test result ang mga magtutungo sa Zamboanga del Norte. Pinapayagan naman ang mga inbound traveler sa Zamboanga del Sur na magpapakita o magpakita ng safe, swift, and smart passage habang medical certificate, travel authority, at valid identification card naman sa Zamboanga, Sibugay.
po ang mga balita. Philippine Standard Time, 4:30 a.m. Kay gandang morning, gandang morning. Pilipinas. Pilipinas. WIG. Kay gandang morning, morning. Pilipinas. Pilipinas. Alas 4:32 na madaling araw, 4:32 a.m. Nagbabalik po ang iyong lingkod, David Oro, sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas. Atin munang balikan muli ang ating mga minamahal na taga-subaybay. At i-shout out po natin sila, si Darwin Guevara. Good morning sa iyo. Kay gandang morning, Darwin, ha. Ang sabi niya, long live to your program. Pakibati at paki-shout out din si Jericho Guevara. Shout out kay Jericho Guevara. Si Ato Malto, ang sabi niya, pa-shout out naman po kay Evico Lin of Korea. Ayan, naka-morder sila sa Korea. At sinabi pa nitong si ano naman, si Andrea Jong. Kay gandang morning po, Sir David. Stay safe and healthy. Salamat po. At idinagdag niya pa, Ohio, gozai maizu sa mga dabarkads sa DWIC. Kay gandang morning at ano, magandang buhay po sa inyo. Aba, itong si Shai Diaz. Mahaba-haba ito, ha. At basahin natin at nakatutok siya, nakikinig. Ang sabi ni Shai, hala, andyan lang pala kayo sa DWIC, eh dyan ako lagi nakikinig sa karambola. Sir, hanap ko kayo ni dati ni Inyon, ano? Sa kabilang network tuwing Sabado. Kayo ni Vic Lima. Sa wakas, napanood ko rin kayo dito sa FB. Sabi niya, idol ko po kayo ni Sir Vic Lima. Lungkot naman, di na kayo magkasama. Di bale, sabi niya, at least iisa naman ang network ninyo. O syempre, nasa DWIC kami dalawa. Magkaiba lang kayo ng oras. Kayo pang madaling araw at pang hapon. At si Sir Vic Lima naman ay pang alas 10. Ba, talagang nakamonitor, ha? Suki kasi ako sa network nyo. Dahil kay Ma'am Trixie Cruz. Shout out nyo ako, sir. Masaya ako kasi parehong idol ko marinig ko na sa radyo. Sana magkasama uli kayo ni Sir Vic Lima. Gustong gusto ko ang tandem nyo. Aba, pwede, pwede. Hindi malayo. At umahabol si Tizen Biruman. Kay gandang morning, Sir David, from Orani, Bataan. Si Susan Rosales, kay gandang morning, Sir David. Si Virgo Roy, shout out po. Ayan. At si Rosana Tomezawa, good morning po, sir. Maraming salamat po sa pagtutok sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas at mga programa sa DWIZ. Oras po natin, alas 4:36, 4:36 a.m. Balikan po natin ang mga balita. Umabot na sa halos 5 milyong individual ang fully vaccinated na contra COVID-19 sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nasa 15.6 million doses na ang naitorok na bakuna sa bansa mula nang simulan ang inoculation campaign noong Marso. Inaasahan niya na patuloy na madadagdagan ang bilang ng mga nababakunahan sa pagdating ng mga karagdagan pang supply ng bakuna sa bansa. Samantala, sa bahaging ito ng ating programa, tumanggap po tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga IZ Patrol. DWIZ Patrol. May panibagong 1.5 million na mga bakuna po ng Sinovac. Paparating na po ngayong umaga. Aba, alamin natin ang good news na yan mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Raul! Paparating ngayong araw na ito ang tinatayang 1.5 milyong bakuna ng Sinovac
sa NAIA Terminal 3. At sa impormasyon na pinalabas ng Manila International Airport Authority, ang Cebu Pacific Flight 5J671 na galing sa Beijing, China ay inasang darating ngayong alas 7:35 ng umaga sa Bay 114 ng NAIA Terminal 3. Katulad ng inasahan, sasalubong ang mga opisyal ng DOH, ang IATF, gayon din ang opisyal ng Chinese Embassy para sa isang seremonyas na isasagawa sa paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, Naguas ng Pilometod Lucas, DWIC. Maraming salamat, Raul Esperas, at kay gandang morning sa iyo at mga kaibigan natin dyan sa Ninoy Aquino International Airport na magdamag din siyempre nagising. Yan po ang lugar na walang tulugan sapagkat 24 oras po ang operasyon ng ating pong mga airport. Atin muling dakuhan ang ating pong mga taga-subaybay sa iba't ibang panig po ng mundo. Ang sabi po nitong si Antonio Velasco Ninubla. Kay gandang morning Pilipinas, gandang morning David, watching from Japan. Si Abis Australia. Kay gandang morning Sir David, Nelson Malinao. Kay gandang morning Sir David, from Falls Church, Virginia, USA. At si Ramir Orasyon. Kay gandang morning po, pa-shout out kay Ramir Orasyon ng Cuenca, Batangas. Sobrang lakas po ng ulan, baha na po ba? Ano sabi niya? Nagtatanong siya. Sobrang lakas po ng ulan, baha na po ba sa papuntang Cainta? Hindi naman ho gaano. At medyo humupa na ho ang mga pagbabaha sa nakalipas na magdamag Ramira. Si Jess Escalona, ang sabi niya, Jess Escalona Baez. Good day sir from Clementine Myers. Regards sa lahat ng seafarers who continues to move the world. Binabati po natin ang mga bayani po nating mga mandaragat. Mga seafarers na naglilingkod sa kanilang mga pinagtatrabuhang mga barko. At parang katulad dito, bagaman ako po ang nasa front ng camera at ng mikropono, pero syempre, nakabaka po sa atin, nandiyan po si Engineer Jeric Barreto. At maya-maya ipapalitan siya ni Engineer Winner Contihino. Pero nakabackup din po sa atin at nasa likod po. Wala po ako dito kung wala po sila. At wala po akong babasahin balita dito kung wala po sila. Ang ating mga news writers na sina Judith Estrada Lariño, Drew Nasino, Haya Lodivico. Ang ating mga social media team, Rex Espirito, Jude Alabado, at kanina nabanggit natin sina Jeric Barreto at Engineer Winner Contihino. May nalimutan ba ako? Sinadya ko yan, sapagkat meron po tayong ano yan, dapat yan, may drum rolls pa yan. Ang nag-iisang perlas ng silangan, si Hiyas Pantalyon, ang ating pong communication assistant, live na po. At naka-backup na po sa atin para po sa ating mga panayam at iba pang concerns sa kabuuan ng programa. Oras po natin, alas 4:41, 4:41 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Balikan po natin ang mga balita. Maglalabas ang FDA o Food and Drug Administration ng desisyon ukol sa paggamit ng Sinovac COVID-19 vaccine sa mga menor de edad matapos ang isa hanggang dalawang linggo. Ito ay matapos aprubahan ng China ang pagtuturok ng Sinovac sa mga bata. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, pinag-aaralan pa ng mga vaccine expert ng bansa ang aplikasyon ng naturang bakuna sa tatlong taong gulang pataas. Kasabay nito, muling iginiit ni Domingo na hindi pa prioridad ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa bansa.
Humiling ang ilang mga kongresista sa Department of Health Interagency Task Force at sa National Task Force COVID-19 na magtalaga ng vaccination area at magpadala ng vaccination teams sa mga transit hubs ng ating bansa. Nais na mga mambabatas na gawing accessible sa mga commuters at transport workers ang bakuna dahil na rin sa Delta variant. Ayon kay Deputy Speaker at Binyan City Representative Marlene Len Alonte, posibleng nadadala sa pagbiyahe ng COVID-19 o ang COVID-19, kaya marapat lamang na maprotektahan din ang mga commuters. Ibinungkahi ni Alonte na i-deploy ang ilang Sinovac vaccines sa inter-island ferry terminals, bus terminals, airports, light rail at PNR stations, gayon din sa jeepney at tricycle waiting stations. Sinabi naman ni BHW Party List Representative Angelica Natasha Co na ang transit hubs ay lugar kung saan natitipon ang COVID carriers at ibang walang mga sakit. Nagsisilbian niyang choke points ang mga transit hubs kung saan maaring makakuha ng sakit habang naghihintay at nakapila bago makasakay. Paliwanag ni Co, maliban sa mapoprotektahan ng bakuna ang trabaho ng mga commuters, makakabuti rin ito anya sa ekonomiya at mga negosyo sa bansa. Alas 4:44, 4:44 AM. Pinilahan pa rin ng mga nais magpabakuna kontra COVID-19 ang ilang vaccination centers sa Metro Manila sa kabila ng malakas na pag-ulan na nagdulot din ng baha. Kabilang sa maagang dinagsa ng mga Manileño ang San Andres Sports Complex kung saan 2,000 doses ng bakuna ang inilaan. San Andres Bonifacio Medical Center at Ospital ng Tondo, may ilan pang nabasa o lumusong sa baha. Ang iba nga po ay nakababad pa sa baha habang nakapila. At hindi po inilintana ang posibleng sakit na dala nito gaya ng leptospirosis para lamang magpabakuna. Grabe po ano. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, umabot na sa mahigit 16,000 individual ang binakunahan kabilang ang mahigit 9,400 tumanggap ng second dose kahapon. Dinumog din ang mga vaccination sites sa tapat ng Mandaluyong City Hall kahit malakas ang ulan at bahana sa Maysilo Circle. Inilarga naman ng Caloocan City Government ang pagbabakuna ng Johnson & Johnson single doses at kabilang sa mga Buena Manong Naturukan ang nasa 700 residente ng Barangay 132. Sa oras po nating 4:45 AM, eto na, nakapila na. Pasadahan po natin ang ating mga tagapag-ronda sa probinsya. Ronda, probinsya. Pag-uulat po mula kay Hero Dalio mula sa Nueva Ecija. Kay gandang morning, Hero, go! Yes, kay gandang morning, kadabit arestado ang 30 anos na babaeng tindera na isda nang maaktuhan ng mga police operatives sa pagbebenta, hindi na isda kung hindi lang sabu. Sa isang po surveyor na undercover na agent ng polisya sa kinasang bypass operations kamakalawa sa bahagi ng Barangay Rizal sa Bayan Santa Rosa dito sa Nueva Ecija. Kinilala ang suspect na himasayas na si Danica Binuya, presidente ng barangay, Padre Cruz tumaw sa lungsod ng kabaratuan. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang sachet ng sabu na 0.09 grams at ang ginamit na bypass money na isang piraso na 1,000 piso at naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165. Samantala, isa naman top 8 most wanted person sa Bayan Saragosa dito pa rin sa Nueva Ecija ang nasa kotse sa Manhattan Charlie operation ng First Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office at ng Intelligence and Warrant Personnel ng Saragosa Municipal Police Station na kinilalang isang Marlon Gaya, may alias na Bulado, presidente ng barangay Santo Rosario Old ng Bayang Nabanggit, at ang pagdakip sa naturang akusado ay sa bisa ng arrest warrant na may criminal case number 23353-2021 sa kasong frustrated murder na inisyo ng Regional Trial Court Branch 29 ng Cabarton City na may rekomendadong piyansa 200,000 piso
para sa kanyang pansamantalang paglaya. Mula sa Nueva Ecija, Erodalio nag-uulat sa Impilang Metodong Lakas, DWIC. Mula sa Nueva Ecija, puntahan po natin naman ang Bicol Region. Alamin natin ang balitang hatid ni Melvin Machado. Kay gandang morning, Melvin! Go! Kay gandang morning, Maloy! Patay ang mga suspect na sina Ramon Botok, alias Omar, 44 years old, resident ng 9678 de Castro Street, Malinta, Valenzuela City. Jose Marie Avin Samson Bautista, 28 years old, driver, resident ng 1435 St. Louis Compound 5, Malinta, Valenzuela. At mekanikong si Gregorio Manyebo Garcia, 42 years old, ng naturang lungsod. Ayon sa Philippine National Police, luna ng mga suspect ng Suzuki Ertiga na may plate number GIZ805, papunta ng lungsod ng Legazpi, Tabaco at Lawin ng Catanduanes. Ito ang ikinasang bypass operation ng Philippine National Police sa Lansiga ng Albay. Unang nakabili ang mga operatiba sa suspect na simutok ng 10 gramo na ang pinaghihinalang shabu sa halagang 40,000 pesos gamit ang budol money. Ngunit na makaalata na polis, ang kadalangkang transaksyon ay pinaputukan ang mga otoridad agad na magumanti. Na-recover sa mga suspect ang isang caliber 45 pistol trademark Colt may serial number 272539 at dalawang caliber 38 revolver trademark Smith & Wesson na walang serial number. Kasabang na-recover ang kabuang 350 grams ng shabu na umabot sa 1,750,000 pesos ang halaga. Malaki ang paniniwala ng mga otoridad na kung dito nasabat ay may ipapakalit ito sa iba't ibang dalawigan ng Bicol. Samantala, agad naman pinapurihan ni Police Brigadier General General Estomo ang lahat ng operatiba na nanguna sa naturang anti-drug operation. Wala sa Bicol, Melvin Machado, nag-ulat sa Impila May Todong Lakas, PWIZ. Salamat Melvin Machado mula po dyan sa Bicol Region. Samantala, balikan po natin muna ang ating mga kaibigan, mga viewers, listeners, pa-shout out. Sabi nitong si Rosario da Yondon, Mexico kami, nakikinig. Shout out po, seafarers kami. O yun talaga ha. So nasa biyahe sila ngayon, nasa barko. At nasa bandang Mexico po sila, nakasabay-bay. Yan. Si Eduardo de Reyes watching here sa Project 6 Quezon City. At shout out po ko lang po, Sir Dave, sa mga kamag-anak ko sa Bagak, Bataan. Oy, sana po nasa mabuting kalagayan po kayo sa Bagak, Bataan. At kasalukuyan po tayong pinipinsala ng epekto ng Bagyong Fabiana. Si Alto Malto, sabi niya, pa-shout out kay Dan Puno of Rizal. Shout out! At syempre yung ating suki, si Mon Samson ng Manila Bulletin. Kape, 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 idol! Si Ko J. Lim, kay gandang umaga po sa inyong mga nakikinig ka, bro. Ayan, Avelino Ambida, magandang umaga, Sir David, watching from Tumana, Marikina City. At nagbabalik po si Ato Malto, ang sabi niya, pa-shout out po kay Dan Puno ng Pelilla, Rizal. Oras po natin, 9 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng madaling araw, 4:51 a.m. Samantala, balikan po natin ang mga balita. Inireklamo ng mga health workers sa lalawigan ng Quezon ang kakulangan ng medical equipments para sa paglaban sa COVID-19. Kanila ring inireklamo ang delay sa kanilang kompensasyon. Paliwanag ni Sonny Ubana, board member at majority floor leader ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, may inilaan na mahigit 75.5 billion pesos na pondo ang Quezon LGU para sa sweldo at para na rin sa benepisyo ng empleyado ng nasabing lalawigan na mas mababa sa 102 million pesos noong 2019. Giit ni Ubana, patuloy ang pagbibigay ng sweldo at pangangailangan ng mamamayan ng lalawigan. Ito'y kahit pa hindi naipasa ang budget para sa taong 2021.
ani pa ni Obana sa pondo na nag-unais ipasa ng Quezon LGU. Nabawasan ang budget ng mga pampublikong ospital ng higit 20% at nailigay sa roadworks, pagpapatayo ng basketball courts at iba pang infrastruktura. Sa ngayon, hindi malinaw kung bakit hindi nakakatanggap ang mga health workers sa laluwiga ng karampatang sweldo. Magbibigay ng iba't ibang insentibo ang lokal na pamahalaan ng Pasay City sa mga residenteng fully vaccinated na laban sa COVID-19. Ito ay upang mahikayat ang mga residente na magpabakuna ngayong may balita ng Delta variant. Ayon kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, bibigyan ng insentibo ang lahat ng senior citizens na magpapabakuna. Anya, mag-oorganisa ang city government ng raffle event kung saan kabilang ang lahat ng pangalan ng fully vaccinated na senior citizen. Maliban dito, ay mayroon ding isasagawang raffle sa mga barangay na nakapagbakuna ng 100% ng senior citizen at mga individual na may comorbidities. Samantala, pinangalanan na ni Senate Minority Senate President, pinangalanan na po ni Senate President Vicente Soto III ang pambato ng Nationalist People's Coalition sa 2022 election. Kabilang sa senatorial lineup ng NPC ay sina Deputy Speaker and Antique Representative Loren Legarda, Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero, Senador Sherwin Gatchalian, former Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. At binanggit din ni Soto ang ilang kaalyado na nasa labas ng NPC, ngunit maaari nilang suportahan, at ito'y sina Information and Communications Secretary Gregorio Gringo Hunasan, Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, Senador Richard Dick Gordon, Senador Joel Villanueva, at nagpasalamat naman si Subiri, Gordon at Ehersito sa pag-endorse na ito ng NPC. Alas 4:55 na po na madaling araw. 4:55 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas. Balitang politika pa rin. Bukas si Senador Manny Pacquiao sa pag-endorso ng Juan Sambayan at maging sa alyansa sa iba pang partido tulad ng Liberal Party para sa 2022 presidential elections. Ito ay ayong kay dating Congressman Monico Fontevella, de facto spokesman ni Pacquiao na nasa kanyang training sa Amerika para sa laban kay Errol Spence Jr. Sinabi ni Fontevella na nais makipag-usap ni Pacman kahit kanino at hindi naman ito pinoproblema kung ayaw o walang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Bukas anya ang senador na makipagsanib puwersa sa ibang partido tulad ng LP at Nationalist People's Coalition. Kasabay nito, ipinabatid ni Fontevella na hindi kakalas sa PDP laban sina Pacman at Senador Coco Pimentel, maliban na lamang kung aalisin ang mga ito. Inumpirma ni Senador Leila De Lima ang muli niyang pagtakbo sa pagkasenador sa 2022 national elections kahit nakakulong pa rin siya simula noong 2017. Itinaon ni De Lima na kilalang opposition figure ang anunsyo 5 araw bago ang huling State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan ng senador na hindi siya susuko at itutuloy ang laban sa kabila ng pagyurak umano sa kanya.
Bago ang SONA muling binantaan na o binanata ng mambabatas si Pangulong Duterte, sa kabiyuguan umano nitong tuparin ang kanyang mga pangako gaya na rin ng pagsugpo ng ilegal na droga, katiwalian, problema sa ekonomiya at pananakop ng China sa West Philippine Sea. Nagkaugnay na balita, karapatan ng nakapiit na si Senadora Leila De Lima na muling tumakbo sa pagkasenador sa July 22 national elections. Ito ang tugon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa anunsyo ni De Lima na itutuloy nito ang laban sa Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng muling pagtakbo sa 2022 senatorial elections. Ayon kay Roque, nakabinbin pa naman ang penal o final conviction ng senador sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Gayunman, mag-iiba lamang ng sitwasyon kung magkakaroon ng final conviction bago ang halalan na huwag anya sanang mangyari. Iginit naman ni Roque na hindi political persecution ang paghahain ng kaso ng gobyerno laban kay De Lima. Gandang morning, Pilipinas! 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 Mga balita sa labas ng bansa. 10 ang naitalang nasawi sa nangyaring mudslide sa Tajikistan kung saan 8 katao ang natagpuan habang 2 babae naman ang nailigtas mula sa pinangyarihan ng trahedya. Ayon sa ulat, dahil ito sa malakas na ulan sa hilagang bahagi ng nasabing bansa. Ayon kay Ministry Spokeswoman Umeda Yusupova, posibleng tumaas pa ang death toll dahil 2 individual pa ang nawawala. Noong nakaraang linggo, nang masawi ang 16 na individual dahil na rin sa mudslide sa border regions ng Uzbekistan at Kyrgyzstan. Balitang Sports! Gagamitin sa Brisbane sa bansang Australia ang 2032 Summer Olympics o gagawin sa Brisbane. Ito ay matapos payagan ng International Olympic Committee ang naging rekomendasyon ng mga executive board. May ilan na rin nagpakita ng interes sa pag-host ng nasabing palaro tulad ng mga bansang Indonesia, Hungary, partikular ang Budapest, China, Qatar at bansang Germany. Ang Brisbane ay pangatlong siyudad na nasa bansang Australia na mag-host ng Olympics matapos ang Melbourne noong 1956 at Sydney noong taong 2000. At dyan po nagwawakas ang unang bugso ng mga balita. Babalik po ako sa ikalawang oras sa programang Kay Gandang Morning Pilipinas. Philippine Standard Time, exacto yung punto, 5 a.m. Kay Gandang Morning, Pilipinas! PWIZ! Kay Gandang Morning, Pilipinas! Kay Gandang Morning Pilipinas! Nagpapatuloy po tayo sa ikalawang oras ng ating programang ito ngayong umagang ito ng Webes, July 22, 2021. Kanina po ang kasama natin sa ating co-pilot ay si Engineer Jeric Barreto. Ngayon naman ay live na live na bagong paligo at kagwapong gwapo ang ating pong co-pilot, si Engineer Winner Contihino, live the live! At siyempre, nakaagapay pa rin sa atin ang ating mga kasama sa News and Information Center ng DWIC, ating mga news producers, at the same time ay social media at ang ating mga communication assistant na ngayon nariyan, live the live! Nakatutok, siyempre si Yes Pantalyon. Uy, nawala ang mga pangalan. Ulitin natin ang ating mga kagapay sa ating pong News Information Center. Sina Judith Estrada Lariño, Drew Nasino, Haya Lodovico. Ang ating social media personal ay sina Rex Espirito, Jude Alabado. At siyempre, tulad ng nabanggit ko na, ang ating nag-iisang perlas ng DWIC, si Hias Pantalyon. Samantala,
Ang atin munang balikan ng ating mga ito, unahin natin sapagkat mahalaga po nating malaman ang lagay ng ating panahon dahil mayroon pa rin po tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa ating weather report. Kay gandang morning, Pilipinas! Weather report! Nasa linya na po natin live to live mula sa Pag-asa DOST ang isa pong masipag na weather forecaster, si Shelly Ignacio. Kay gandang morning, Shelly. Anong lagay ng ating panahon ngayon? Kung ngayon ng bagyo. Magandang umaga rin po, Sir David. Para po dito sa magiging kalagayan po ng ating panahon, yung binabantayan po natin bagyong si Fabian ay asahan po natin na ito po ay kikilos pa kanluran, general kanluran pa rin po. And then, kayo na pong 4 a.m., yung latest location niya ay yung sentro po ng bagyo ay nasa layong 530 km northeast po yan ng Itbayat, Batanes. And then yung maximum sustained wind niya po, 150 km per hour malapit sa sentro. Ang pagbugso naman po, 185 km per hour. And then ito po yung nga po yung kumikilos pa generally westward po. Pero sa ngayon, yung present movement niya po ay pa west-southwestward sa bilis na 10 km per hour. And then meron po tayong nakataas na signal number 1 or tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa may Batanes and Babuyan Island. And then asahan po natin ngayong araw, patuloy pa rin pong magiging maulan, particular na po dito po sa yung pong may signal and then yung Metro Manila, Ilocos Region, Mimaropa, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, and then ito pong Bulacan, Cavite, Batangas. Yung po yung pinaka-sentro po or pinaka-mas malaki po yung ulan na matatanggap. Pero asahan po natin buong Luzon po and then buong Visayas magiging cloudy and then may mga pag-ulan po yan. Samantalang sa natitirang bahagi po na Visayas at yung Mindanao ay mga isolated lamang po na paulan. Sabihin po niyan, partly cloudy to cloudy sky, and doon may mga saglitan lamang pag-ulan doon po sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero po sa Luzon at sa Western Visayas, maulan pa rin po. Asahan po na rin, tuloy-tuloy po yan hanggang sa mga susunod pa po na araw hanggat andyan pa po yung ating bagyo. Opo. Opo. Michelle, kahapon talagang matindi ang mga pag-ulan na maraming mga lugar, alimbawa sa Central Luzon, na talagang binaha ng napakalalim dahil nga sa maraming ibinuhos na ulan ang habagat na hinahatak po ng bagyong Fabian. Expected rin po ba, Michelle, na sa buong maghapon magiging ganyan pa rin ang sitwasyon kumpara kahapon? Halos ganyan pa rin po. Nako. So, may pagbukso-bukso. Ay, ibig sabihin po, titigil naman po siya, pero generally po talaga magiging maulat po. So, hindi po normal yung pag-ulan niya. Opo. So, yung western section po talaga, kasama na po yung Metro Manila. Then yung Ilocos Region po, ulitin ko na naman po, Mimaropa, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, at Batangas. Yung po talaga yung talagang inaasahan po natin na magiging maulan. So pinapayon po yung ating mamayan na mag-ingat po. Opo, opo. So, nako, para ho sa mga kababayan natin na kahapon binaha, posible pala uri na maranasan itong halimbawa sa Bataan ba yun, sa Pilar, meron pong halos hanggang bewang po na baha ang kanilang naranasan po ngayon. So, posibleng maulit-uli yan. At saka, Michelle, no, magbigay rin tayo ng babala sa mga kababayan natin na yung pong mga nasa mga dalisdis, halimbawa ng mga burol at mga bundok, sa nakalipas na maghapon hanggang magdamag kagabi, baka lumambot na ito at magkaroon talaga ng mga landslide, Michelle. Opo, so, yun nga po, alam po natin, magiging, maaari pa rin pong maranasan, maaari pong posibilidad na maranasan po ulit yung mga pag-ulan kahapon. Opo. And then, patuloy pa rin po yan hanggang weekend po. Opo. And how about yung pong ating mga baybay dagat, yung ating pong mga mangingisda dyan sa particular halimbawa sa western part ng Luzon at sa northern, lalong-lalo na, yung mga karagatan, ano po magiging epekto nito at ano pong warning natin sa mga mangingisda o mga sasakyang pandagat, lalo po yung mga maliliit lamang na mga bangka, Michelle?
Yung hangin po dito, so meron po tayong gale warning. Apo. Yung gale warning po natin ay medyo marahi pa yung nasasakop, which is yung buong Luzon po yan, mm-hmm. pera na lamang po yung mga east, yung nasa bandang loob po. Yeah. So, which is yung pinakamataas po talaga yung mga pag-alon, or Apo. Meron po tayong yung gale warning, western yeah. section po ng Luzon, and then yung northern, and then west eastern din po, meron din po tayong gale warning. Ayan, so maraming salamat, Michelle, sa mga information na yan. At least makakuha ng idea yung ating mga mandaragat, mga mangiisda at mga kababayan po natin sa mga maapektuhan ng matinding mga pagbaha dulot po ng malalakas na pagbuhos ng ulan na expected pa rin pala ngayon sa araw nito. Go ahead, Michelle, baka may mga pahabol ka pang information. Ayun po, habang andyan pa po yung ating bagyo at hinahatak po yung habagat, kahit po nasa labas na po yan, lalabas po, inaasahan po kasi natin na lalabas po ng par. Opo. Ito pong bagyo natin either Friday po or Saturday. Uh-huh. Pero kahit nasa labas pa rin po yan, umahatak pa rin po yan ng habagat. So, maring until Monday po, magiging maulan pa rin po tayo. Pero pag humina na po ito at tumama na po dito sa may western side po ng China, doon po asahan po natin gradually, aday wala na pong humahatak, ay babalik na po sa normal yung ating mga isolated lamang po na mga paulan. So, patuloy pa rin po mag-ingat po tayo at yun nga po, magiging maulan pa rin po yung ating buong maghapon. Lalo-lalo na po sa Luzon at western side ng Visayas. Maraming salamat, Michelle Ignacio. Maraming salamat. Inyo pong napakinggan si Michelle Ignacio, ang ating PAGASA weather forecaster mula po dyan sa PAGASA DOST. Hey, gandang morning, Pilipinas! Weather report! 15 minuto makalipas ang alas 5 ng Manila araw, 5:15 a.m. Pasadahan natin muli ang ating mga Metro Patrol. Alamin natin ang balitang hatid mula sa San Jose del Monte, Bulacan, ng ating kasamang si July Pudok. July, kay gandang morning sa'yo. Kay gandang morning, Green, Darrestue, National Police, San Del Monte City, Bulacan. Ang pitong kalalakihan na galing Mindanao na ito'y pinangakuha na ipapasok ng sa Master Sergeant D1 Army. July, mukhang binabagyo ang iyong signal dyan sa Bulacan. Ikot ng konti. Go! Okay, yes, na-rescue ng Philippine National Police ano, sa Del Monte, Bulacan sa pamumuno ni Colonel Alvaro ang pitong kalalakihan na pinangakuha na ipapasok ito sundalo ng isang Master 6D1. Galing itong mga to ay sa Mindanao at hinihingan ito ng kaukulang pera para makapasok na bilang sundalo. Ito ay dinala sa May Zero Seal, Barangay Gayagay sa Del Monte City na kung saan nakahalata itong mga pitong kalalakihan na sila itinulong sa isang lugar na hindi man lang sila nakakakain at gutom na gutom dahil nga sa kahihintay sa mga pangako na itong si Master D1. Pagamat mayroong nakakita na isang informante at sila'y nakausap na yun sa nakatakas na sila nga raw ay pinangakuan at yun, nagsumbong sila sa PNP sa Del Monte City noon na tinulungan sila ng nasabing mga pulis. Sa ngayon, nasa Manhunt operation na itong si Master Sergeant D1 ng Philippine Army. Ito ang Metro Patrol, July Pudok, nag-uulat sa hindi ng todo lakas, TWISA. Salamat, July Pudok. Hindi makasigaw si July, baka natutulog pa yung kanyang mga katabi, no? Tulog pa ang kanyang mga roommate. Samantala, wala po sa San Jose del Monte, Bulacan. Puntaan pa rin natin ang ating tagapag-ulat sa Metro Bulacan. Metro Patrol. Anong balitang hatid mo? Kaluy Angeles, kay gandang morning sa'yo.
Magandang morning at hinihayag ni Governor Daniel Fernando ang mga plano sa hinaharap para sa sektor na agrikultura sa Bulacan upang mapabuti ang seguridad sa pagkain na ginanap sa awarding and distribution ng High Value Crops Development Program o Intervention for Farmers Affected by Typhoon Quinta at Ulysses sa loob ng Capitol Gym Compound sa lusod ng Malolos. Maliban sa Farmers Training School, binanggit ni Fernando ang plano ng pagtatayo ng Bulacan Farmers Productivity Center at Provincial Government Multiplier and Breeding Center sa isang 25-hektaryang lupa na matatagpuan sa Doña Ribellos, Trinidad upang ihanda ang mga magsasaka sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Fernando, we need to approve to improve the agriculture, palakasin natin at hikayatin ang mga kabataan na mag-focus sa farming. Kailangan nating palakasin ang agrikultura at pangingisda dahil iyan lamang ang pagkukunan natin in case of emergency. Kailangan nating tutukan ang pagkain, ang gulay, palay, bigas, hayop at isda. Ito ang pahayag ng gobernador. Nananawagan rin siya sa mga magsasaka na ituro sa kanilang mga anak ang pagsasaka upang masustansyal sa sektor ng masustina ang sektor ng agrikultura. Hindi pwedeng puro abroad na nasa Bulacan po ang yaman kung pagsisikapan ng mga pre-prehas ay hindi tayo magugutom. Huwag kayong mag-alala, nakaalalay ang provincial government sa inyo at tutulungan kayo sa abot ng ng aming makakaya. Namamahagi ang pamahalang palaliwigan ng Bulacan ng 8 unit na swallow tube well sa 8 Farmers Cooperative Association at 75 piraso ng fish coolers na sa dito nga sa grupo ng mga magsasaka. Kaya din tumanggap ng 14 na 590 plastics sa bawat grupo at mga plastic itong pagpumula ng 14 na bayan, bibigat na sila ng buto at gulay mula sa pondo ng kagawaran ng agrikultura. Yan natin sitwasyon mula sa Bulacan. Ito si Metro Patrol, Luis Alistubula, sa Pinamito Dulacas, DWIs. Salamat, Luis Angeles, at kay gandang morning sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan. Tuloy-tuloy po ang buhos ng mga balita. Punta naman natin ang balitang hatid ng ating IZ Patrol. DWIZ Patrol! Yun daw pong mga nagpositibo sa Delta variant na hindi kabilang sa mga returning OFWs, posibleng isa ng kaso ng local transmission ayon kay vaccine expert Dr. Solante. Alamin natin ang detalyang balitang yan mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Hindi isinasantabi ni Dr. Ron Jean Solante ang posibilidad na mayroon ng local transmission na naitala sa bansa kaugnay sa kaso ng Delta variant. Pero anay Solante, mas mabuting malaman mula sa Department of Health o DOH kung mayroon na nga itong naitalang kaso sa isang komunidad. Sa laging handa briefing, nilinaw ni Solante na kanyang ibinase ang ginawang pagtaya sa datos ng Philippine Genome Center o PGC na nagsasabing may nagpositibo sa COVID-19 Delta variant na hindi naman nang galing sa ibang bansa. Dahil dito, may posibilidad ani Solante na isa nang maituturing na kaso ng local transmission ang namataan o na-detect ng PGC. Bunso nito, hinimok ni Solante ang publiko na magpaturok na ng COVID-19 vaccine dahil mabisa aning itong proteksyon laban sa iba't ibang uri ng variant gaya ng Alpha at Beta, particular na ng Delta variant. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Himpilang May Tonong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Jopel Peleño. At kay gandang morning sa ating mga kaibigan dyan sa Palasyo ng Malacanang kung saan nag-uulat yang si Jopel Peleño. Samantala, balik tayo sa ating mga balita mula sa ating tagapag-ulat mula sa Rizal sa ating Metro Patrol. Metro!
Patrol. Nagbabalik po si Mr. Palengkero, pero iba naman ang kanyang hatid na balita. Alamin natin ang balita na tatanggapin natin mula kay Tata Ray Abelia. Tata Ray, kay gandang morning! Maraming salamat, Mr. Do. Ito, regarding sa dapat ating mga publikong sasakyan, mga jeepney, mga bus, ay mayroong pera matrex. Sapagkat ang pera matrex ay malaman ng ating mga passenger kung gaano at magkano ang kanilang babayaran sa kanilang mga destinasyon. Tapos ng Metro Patrol, particular na sa mga jeepney, pag sumasakay, lalo na sa bus, ano, walang permatrix tayo makikita. Dati, rati, ika nga ay nakakabit yan sa front o entrance ng mga naturang sasakyan. Gayun pa man, ika nga kumisan, pag ikaw ay ika nga pang araw-araw na bibiyahe, alam mo na ang halaga na dapat mong bayaran. Gayun pa man, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa ng mga naturang commuter, driver, kumisan, napakalapit lamang ang ating pinaka-minimum, 9 piso lang po, at pag ikaw nabigyan ng 10 piso, wala ng suklang piso. Kaya ating pinahalam sa mga kinakulan, ano, patrol na sa LDPRB, dapat maglabas sila ng paribagong permatrek na sa gayon, ay hindi malito at nalaman ng ating mga mananakay kung gaano at magkano at idadagdag pa sa kailang mga destinasyon. Yan natin yung sabit mula sa Rizal. Sa amin sa patrol, Tatare, Arnold Sabilla, Lagos, Tempe lang may tudulaga, CWIC. Salamat, Tatare Abelia, at kay gandang morning sa ating mga katagasubaybay sa Rizal Province. Oras po natin, alas 5:25 ng madaling araw, 5:25 a.m. Balikan muna natin ang mga pangunahing balita sa araw na ito ng Webes. Kay gandang morning, headline. Narito na ang mga headlines. Kay gandang morning, Pilipinas, July 22, 2021, Webes. Signal number 1, nakataas na sa Batanes dahil sa bagyong Fabian. Mahigit 6,000 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Makati at Taguig, tinukoy na high risk sa COVID-19. Local transmission ng Delta variant hindi malabo ayon sa mga eksperto. Senatorial Bowls ng NPC sa 2022 elections, pinangalanan na. Taas presyo sa pangunahing bilihin, binawi ng DTI. Maraming pag-atake ibinabala ng NDF matapos ideklarang terorista ang grupo. At ngayon sa detalye ng mga balita. Binawi ng DTI o Department of Trade and Industry ang una nitong pahayag na aprobado na ang dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, patuloy pa rin pinag-aaralan ang hirit na taas presyo ng mga manufacturer. Kaya naman hanggang sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na bagong suggested retail price o SRP. Humirit ng taas presyo ang mga manufacturer sa ilang bilihin dahil sa pagsipa ng halaga ng raw materials at lumaki rin umano ang gastos sa operasyon bunsod ng pandemya. Magugulit ang kahapon ay nabatikos din ang DTI dahil nga sa balitang inaprubahan na nila ang halos pisong dagdag o taas presyo sa mga pangunahing bilihin katulad ng kape, gatas, mga dilata at iba pang basic commodities. Samantala, tiniyak ng Malacañang na makakatanggap ng pinansyal na tulong ang mga apektadong residente sa mga lugar na isinailalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, may bibigay ang ayuda sa dakdang panahon. Mababatid na inilagay sa pinakamahigpit na lockdown ang Iloilo Province, Gingoog City at Cagayan de Oro na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Gayunman, sinabi ni Roque na wala pang pinal na desisyon ukol sa ayuda, ngunit una nang nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ipatutupad ang ECQ kung hindi kayang mamahagi ng ayuda ang o sa mga hindi makakapagtrabaho dahil dito.
Sinabi na pa ng kalihim na ang tulong pinansyal ay hindi bababa sa ayudang natanggap ng mga taga NCR Plus. Samantala, pinabulaan naman po ni Barry Gutierrez, spokesperson ni Vice President Lenny Robredo, ang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinili umano ni VP Lenny na umalis sa gabinete at maging leader ng oposisyon. Sa isang tweet, sinabi ni Gutierrez na si Roque na sobrang sinungaling. Ipinakita rin niya sa kanyang tweet ang screenshot ng text message ni dating Cabinet Secretary June Ivasco Jr. na nagsasabing gusto ng Pangulo na tumigil na sa pagdalo sa mga cabinet meeting si Robredo. Dahil dito, anya, kaya binitawan na lamang ni ng Vice Presidente ang pagiging housing czar. Samantala, wala pang komento hinggil dito si Roque. Inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na bago siya magdesisyon sa kanyang plano sa politika, ay kailangan munang makamit ng bansang population protection. Anya, nakatutok muna siya sa kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng palasyo. Mababatid na kabilang si Roque sa senatorial lineup ng ruling party para sa 2022 national elections na isinapinal ni Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ng kalihim na bumalik siya bilang tagapagsalita sa gitna ng pandemya dahil kailangan ng factual at accurate na mga information ng taong bayan sa pandemya. Nagpasalamat naman si Roque kay PDP Laban Vice President for Visayas and Eastern Samar Governor Ben Ebardone na kumpiyansang binigay sa kanya nito at ng partido. Pabalikan pa natin ang mga balitang politika makalipas lamang ang ilang mga paalala. Philippine Standard Time, 5:30 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas. Kay gandang morning, Pilipinas! Alas 5:34 na madaling araw, 5:34 a.m. at magang-maga po tayong sasamahan muli para sa kanyang mga pag-uulat mula dyan sa paligid ng Ninoy Aquino International Airport, ang ating Patrol 45, Raul Esperas. Kay gandang morning! Kay gandang morning sa iyo, Raul Esperas! David, good morning at Merry Christmas, Ninong. Matagal pa yon. Iba na yung nauuna. Ah, sa bagay. Alam mo na. Kumusta ba ating lagay ng panahon dyan sa airport? Malakas pa rin mabuhos ang ulan? Alam mo, maulan eh. At dito ba, security ng mga ng ating paliparan ay nakakapote. Dahil kung hindi sila nakakapote, sigurado pampapasa sila. Tayo ipapasok dito sa NAIA Terminal 3 buwan sa Quezon City at maulan ha. Maulan at marami ang dadaanan ko ng mga motor na nadulas, tumigil dahil sa napasa ng ulan at yung iba naman ay nahihirapan pang sumakay. Ba, sa mga oras na ito, nung bumiyahe tayo sa kanina, mga about 30 minutes ago from Quezon City, ay wala pa naman tayong nakita na mabigat na daloy ng traffic. Yeah. At ito'y indikasyon na karamihan sa ating mga kababayan sa kanilang mga kama pa. Ang kalye ay katulad ng inaasahan, madulas, kung kaya't mag-ingat ang ating mga kababayang motorista at yung ating mga kababayan na papasok, gumising na po kayo. At ngayon din, David, darating yung 1.5 million na bakuna sa Sinovac, kung hindi ako nagkakamali. No? Correct. Bandang alas 7:30, kung kaya't maaga tayo nagtungo dito sa NAIA Terminal 3 para ibahagi yung coverage ng pagdating ng bakuna sa ating bansa. Yeah. So, live and direct dito sa NAIA Terminal 3, Raul Esperas, Patrol 45, back to you pa. Maraming
Salamat, Kuyang Raul Esperas, ang ating pong Patrol 45 sa Bantala mula po dyan sa Naiya. Alamin natin naman ang balita mula sa Bataan. Alamin natin ang hatid na balita ni June Bringula. Nagbabalik, kay gandang morning, June! David, umaabot na nga sa 444 ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa buong lalawigan ng Bataan. Makara makapagtala ng panibagong dalawang namatay ang Provincial Health Office ng lalawigan ayon sa kanilang report sa tanggapan itong si Governor Abet Garcia. Ayon dito kay Dr. Rastana Bukahan, epi ng Provincial Health Office ng lalawigan, ang panibagong mga namatay ay isang 18 years old na lalaki mula sa Luzon de Balanga at isang 55 years old na lalaki sa bayan ng Manasamal. Ayon pa rin sa report ng BSO, tumaas din ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 at ito'y umabot na sa 1,312. 12,000 naman na 558 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso, makapagtala ang naturang tanggapan ng 29. Naka-recover naman ang ang 44 ang bilang, kaya ito ay tumabot na sa 10,802. Nadagdag naman sa mga nag-negatibo ang 57, kaya pumalo ito sa 64,478, habang dalawa naman yung pending o naghihintay ng kanilang resulta. Samantala, in-announce ng Provincial Health Office ng Lalawigan ng Bataan na ngayong araw ay magpapatuloy ang pagbabakuna sa Vista Mall at maging sa Bataan People Center kahit na masungit ang panahon. Dinbringo na gulat, simple lang ito, dunakas, DWIC. Kay gandang morning, gandang morning. Pilipinas! Salamat, June Bringula, mula sa Bataan. Oras po natin, 5:38 a.m. Alas 5:38 na po ng madaling araw. Balikan po natin ang mga balita. Nagbabala ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP ng mas maraming pag-atake sa kanilang mga miyembro at iba pang aktivista. Ito'y matapos ibilang ng Anti-Terrorism Council o ATC na teroristang grupo ang NDFP. Ayon sa grupo, inaasahan na nilang mas dadami pa ang mga aligasyon kung saan punteriya ng mga legal social activists, human rights defenders, kritiko at mga kumukontra sa administrasyon. Ipinaalala rin ng grupo ang nangyaring pagpatay at pag-aresto ng maraming nilang mga consultants. Obligado na rin o pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC kahit pakumalas na ito sa Rome Statute. Ito ay ayon sa katastasang hukuman o Supreme Court. Sa desisyon ito na ibasura ang petisyon na kinikwestiyon sa nasabing pagkalas, partikular na pinunto ng SC na hindi na makakaapekto ang nasabing pagkalas sa mga criminal proceedings sa mga nagawa nito habang kasabi pa ang kumalas na bansa. Sa foreman inquiry request ni dating ICC Prosecutor Fatou Benzoda na nanatiling nasa jurisdiction nila ang bansa sa mga umano'y krimen na nangyari habang kasapi pa ito mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Paulit-ulit naman ang sabi ng palasyo na hindi makikipagtulungan si Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamalaan sa kahit ano pa mang imbestigasyon na gagawin po ng ICC. Samantala, sa oras mo nating 5:41 a.m., balikan po natin ang mga balita naman mula sa probinsya. Ronda, probinsya. Alamin natin ang hatid na balita mula sa Ilocos Norte ng ating kasamang si Ronald Idol Domingo. Kay gandang morning, Ronald Idol! Kay gandang morning, kasamang David. Inamin ni Mr. JR Mangatinang Health Education Promotion Office o HEPO ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center na kaya na ng machine nila sa molecular laboratory sa dami ng mga natatanggap nilang sample. Sinabi niya,
Isa ito sa mga dahilan kaya't delayed ang pagpapalabas sa resulta ng RT-PCR o swab test. Kabilang nito, sinabi niya, nakipag-ugnayan na ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa ibang hospital na mayroon din ng kagayang machine kung saan ipapadala ang mga samples na makukolekta sa iba't ibang local government unit. Binigyan din niya na ang mga makukuhang samples na lamang ng hospital at ang may appointment sa Mariano Marcos Memorial Hospital Medical Center ang unahin nila. Umaasa siya Mr. Mangati na wala ng backlog o delay sa resulta ng swab test ng mga kuhaan ng samples ng mga contact trace na may exposure sa mga nagpositibo ng COVID-19. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simple lang may tudong lakas, PWIC. Kay gandang morning, Pilipinas! Pilipinas! Alas 5.42 ng umaga, agad nating isunod ang balita namang hatid ni Ed Bartolay mula sa ating Metro Patrol. Hi, gandang morning, Ed Bartolay. Anong iyong dalang balita sa umagang ito? Good morning, kay ganda, Sir David. At dito sa bahagi ng Emilio Aguinaldo Highway, dito sa particular dito sa barangay Niyo, ito ba Bacoor City, Cavite, kung saan ay patuloy ang ulan, ang buhos ng ulan, at ito ay mayroong konting baha dito, pero hindi naman kalaliman. Dito, pero mula doon sa may pagpasok ng Bacoor ay wala namang baha doon sa may harapan ng SM dahil yun pagkapalakas ng ulan talagang lumulubog doon banda. Pero dito naman sa may pagdating sa may barangay Niyo, ito ay hindi naman ganong kaliman ng baha hanggang sa makarating dito sa may St. Dominic. At samantala yung mga traffic sitwasyon naman dito ay maluwag pa ang traffic dito ang galaw ng mga sasakyan. Tamang ang gagaling naman sa Molino Boulevard hanggang dito sa makarating sa may Talaba Road. Napapasok naman ang coastal. At tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan dito sa lalawigan ng Cavite. So yan lang ang sitwasyon report. Mula sa Cavite, ito si Metro Patrol Eduardo Avila Bartolay Gulat. Para sa Pilipinas Metro Lakas, TWIC. Salamat, Ed Bartolay. Kay gandang morning sa ating mga kababayan dyan sa Cavite. Sa oras nating 5:44 a.m., balikan natin ang mga balita. Nakadagdang talakayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang bilateral at regional security issues sa susunod na linggo. Ito ay ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana ay sa sandaling dumating si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Hulyo 29. Kabilang anya sa kanilang pag-uusapan ng Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty, estado ng bilateral relations at issues sa West Philippine Sea. Bukod sa Pilipinas, bibisita rin si Austin sa Vietnam at Singapore bilang bahagi ng kanyang Southeast Asian Tour. Umapila ang Bureau of Internal Revenue o BIR na magbayad ng kaukulang buwis para makaiwas sa kalabozo. Ito ang saad ng nasabing ahensya matapos payagan ng Court of Tax Appeals ang isang judicial compromise agreement sa pagitan ng BIR at isang health food store. Nagprotesta kasi ang nasabing kumpanya sa 10.3 million pesos deficiency tax assessment noong taong 2004. Hiniling din nila ang out-of-court settlement para matapos na rin ang matagal na proseso at mahal na court litigation. Sa uli, tinanggap ng BIR ang compromise at reduced payment nitong may kabuuang halagang 4.2 million pesos o 40% ng kanilang kabuuang utang. Samantala, nagbabalik po ang ating tagapag-ulat mula sa Metro Bulacan. Alamin natin ang bagong hatid na balita ni Kalui Angeles. Kay gandang morning, Kalui, go! Gandang morning, pinasinya at pinasbasaan itong nakaraang July 19 ang 15 modernong jeepney na ang Sapangpalay Tungko Grotto Transport Service Cooperative na nakatakdang barangkada sa lungsod ng San Jose del Monte. Pinangunahan ni San Jose City Mayor Arturo Robes
at Bobby Esquivel, ang kanilang director ng traffic, ang naturang seremonya katuwang ang Hyundai Truck and Buses, Genesis Auto Corporation, Landmark, Land Bank of the Philippines, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Region 3. Dayon nito na makatulong sa pagsasaayos ng transportasyon sa nasabing lungsod at matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero sa loob at labas ng San Jose del Monte City. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol, Luelos, Ugulat, Sipilang, ito, Dalakas, DWIC. Salamat at kagandang morning sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan. Balikan po natin ang ating mga texter, mga viewers, mga listeners, shout out sa ating Facebook Live at YouTube Live. Ato Malto sabi niya, watching from Camanaba. Ang sabi naman itong si Lucy Yap, ang cute niyo po tumawa, hindi naman ho gaano. si Jobert Sales, nanonood. Si Dina Adriano, kay gandang morning po from Israel. Eric Dimas Y, good morning po kahit maulan, watching from Calamba City. At si Annette Allegri D, hello y'all, beautiful people of DWIC 82. Andrea Jong, ang sabi niya, kay gandang morning, Engineer Winner. O ba, may tagahanga si Engineer Winner dito, ha? At si Mirna Lorenzo, blessed Thursday and good morning everyone. At si Ninyo Mauricio, kay gandang morning, maulan na morning dito sa Tarlac City. Ayan po, si Luchi Milchor, kay gandang morning to all. At ayan, si Hermy Borador, Medina Borador is watching. Ayan, okay. So, mayroon pong mahabol si Eve Antonio. Kay gandang morning, watching from Ichage, Isabela. Magandang umaga po yan sa inyo, sa mga taga Isabela. At si Ato Malto, nagbabalik sabi niya, magandang umaga sa mga taga Barangay Jepnin, Concepcion, Tarlac. At kay Kep Mon Alfonso. Ayan. At si Apolonia de la Cruz. Kay gandang morning, Pilipinas, from Dartmouth, Nova Scotia, Canada. At yan, nabanggit na po natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samantala, nasa linya na po natin ngayon ang mabait at masipag na tagapagsalita po. At isa po sa mga official din po ng Department of Social Welfare and Development. Siya rin po ang Head of Social Marketing Service ng DSWD. Nasa linya na po natin si Director Irene Dumlao. Kay gandang morning, Director Dumlao. Welcome po sa programang ito sa DWIC. Ma'am? Kaya gandang morning, David, ganyan din po sa lahat ng kumisabay-bay ng inyong pong programa. Maraming salamat po sa inyong panahon. Kahit magang-maga, ginising po namin kayo. At ngayon, makausap namin kayo. May kaugnayan po dito sa pagtitiyak po ng Malacanang na makakatanggap po ng pinansyal na tulong ang mga apektadong residente sa mga lugar po na isinilalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ, Director Dumlao, ma'am? Yes, Academy, tama po, no? Ang Department of Social Welfare and Development bilang bahagi po ng open resource augmentation sa mga local government units. Opo. Ay nakipag-ugnayan na po dito sa mga local government units ng Iloilo Province, Iloilo City, ngayon din po sa Cagayan de Oro City at sa Iloob City, Tamisamis Oriental. Para nga po sa pagmamahagi ng family food pack, ngayon din po ating assistance to individuals in crisis going on. Mm-hmm. So, sa Region 10 po, ang ating regional director, si R.D. Dolyaga, ay nakipag-ugnayan na po kay Mayor Oscar Moreno ng CDO. Opo. At kay Mayor Eric Cañosa naman ng Hiloong City. Very good. Kung saan, tayo ay nakapagpahatid na ng initial na 15,000 family food pack para sa LGU ng Dingoog.
Iyan ay galing po, no, sa Field Office 11 at Field Office 10. Mm-hmm. Samantala naman po, tayo ay nangalap na ng mga pangalan ng mga pamilya na maaari pong makatanggap ng rental assistance under the assistance to individuals in time to social insurance. Opo. Uh-huh. Karagdagan po dyan kada week. Opo. Sa Iloilo naman, no, through our field offices, nakapamahagi na rin tayo ng mahigit 18,000 na community pa. Yan po ang initial natin presentation sa LGU. Mm-hmm. So yun din po, nakakalat na rin tayo ng mga pangalan para naman ng assistance to individuals in crisis situation. Ayan. So yan po yung mga pangalan na yan, ito tumutay sa ating central office para naman po sa magkakalat. Opo. So, at least magandang information po yan sa ating mga kababayan sapagkat yung isa nga po sa mga kongresista, partikular halimbawa sa Cagayan de Oro City, si Congressman Rufus Rodriguez ay nananawagan nga po sa inyo para po sa tulong pinansyal. At ito raw pong tulong pinansyal na ito ay hindi raw ho bababa, Director Dumblao, sa ayudang natanggap ng mga taga NCR Plus din po. Tama po ba? Wala. Kada rin po ang kailangan natin tingnan, ano po, opo, in terms of budget ang availability. At yan din po ang ating pag-uusapan dahil ang assistance to individuals in crisis situation battle po sa ating existing guidelines, opo, ay meron din po parameters na sinusunod in terms of financial assistance. Ayun. So, sana naman po talagang maibigay pong nararapat kasi tama naman po itong sinabi ng Pangulo, Pangulong Duterte, Director, na hindi po naman ipatutupad ang ECQ kung hindi kayang mamahagi ng ayuda sa mga hindi makakapagtrabaho dahil dito. Talagang apektado po siyempre, hindi po makakalabas ng kanilang mga tahanan dahil nga po sa ipatutupad na mas mahigpit na quarantine protocols o guidelines po sa mga lugar. At apektado na naman po sigurado dito, Director Dumblao, yung pong mga establishmento na magsasara dahil nga po dito sa pinatutupad na ECQ, Director. Well, kadapit alam nyo naman po, no, ang mandato talaga ng Department of Social Welfare and Development ay mabahagi ng interest ng pulitan sa mga local government. Opo. Kung sa mga paningin po na ganito, no, na meron tayong mga community quarantines, mm-hmm, pakaalalay po talaga ang DSWD sa mga LGUs. Yeah. Upang matiyak natin na yung mga pangangailangan ng kanilang mga constituents at mga ng mga nagkatakutan, particular yung mga mahihira at mga marginalized and vulnerable, hindi kinten the appropriate assistance and necessary intervention. Yeah. Tama ho kayo dyan sapagkat yung nga po ang question before ng ating po mga local government official sa mga apektadong lugar. At maganda rin po ito, katulad ng binabanggit nyo, Director Dumblao, ang DILG ay niliwanag na tutulong ang national government sa pamamagitan nga po ng DILG at ng DSWD sapagkat ang angal po ng ating mga local official, Director, ubos na po ang kanilang pondo sa kanilang lokal na mga pamahalaan, na Director Dumblao. Yes, nabanggit ko ang DSWD dito, umanalay at tumulong magbahagi ng resource and education sa mga local governments. Yeah. Ito ay bahagi na rin ng ating whole of government approach, mm-hmm, sa pagtulong o paggabay sa ating mga LGBT. Correct. Oh. So at least malaking bagay po ito, Director, ang ating pong announcement. Marami pa po sana kaming itatanong sa inyo pero medyo kinakapos lang po tayo ng oras at alam po namin na busy rin po kayo sa lalo na ho ngayon eh. Nako, may kalamidad na naman ho tayong dinadanas tulad po ng bagyo, mga matitinding pagbaha. Nasaan niyo po, Director, ang Dumblao, ang huling mensahe para po sa mga kababayan po nating apektado na naman ng mga kalamidad, ma'am? Kada week, magandang umaga po muli, no, at maraming salamat sa pagbibigay sa DSWD ng opportunity na muling makapagpapin ng informasyon regarding nga po doon sa ating mga ibinabahagi na tulong
sa mga local government units sa panahon na ito. Nais po natin nabanggitin that the DSWD as part of our mandate of the local government unit ay nakahanda po para mamahagi ng tulong lalong-lalo na po sa ating mga kababayan. Lubos na nangangailangan ito. Tama po kayo, Kadamit. Opo. Ngayon po, panahon ng mga bagyo, ang DSWD field officers at ang central office, ngayon din ang ating National Resource Operation Center, mm-hmm. ay nakahanda po. Meron po tayong mga preposition goods, meron po tayong stockpiles, meron tayong standby funds na mm-hmm. maaari po natin gamitin at ipamahagi sa mga local government units kung madagdagan ng ng kanilang mga family food po. Yeah. And other non-food items para po sa mga kababayan natin maapektuhan ng mga bagyo at anumang sakuna. Opo. Ito po ang commitment ng DSWD na makapagpatid ng maanggap, mapagpaling ng serbisyo at serbisyong walang kuwang sa kasiwalian. Yeah. Serbisyong may malagpapit. Magandang umaga po muli, mabuhay kayo. Maraming maraming salamat po, Director Irene Dumlao, ang spokesman. At the same time ay head po ng Marketing Service Department po ng Department of Social Welfare and Development. Aba, 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 dalawang minuto na lamang ay mag-aalasays na at sa bahaging ito ng ating programa, bago po tayo magpaalam, basahin po muna natin ang maikling isang teksto po ito mula sa Biblia. Mga banal na paalala mula sa Aklat ng Buhay. Hango po sa Kawikaan 21.5, Kawikaan 21.5, ang sabi, ang mga plano ng masipag ay tiyak na magtatagumpay. Kaya yung mga maagang gumising para magtrabaho, mga masisipag na ngayon ay nagbabanat na ng buto, kayo po ay magtatagumpay dahil sa inyong kasipagan at mga planong pati una. Samantala, dyan po nagwawakas ang programang Kay Gandang Morning Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, David Oro, ang nag-iiwan ng mga katagang. Maraming maraming salamat po sa pribilehiyo na makapagserbisyo sa inyo. Samantala, susunod na po ang programang IC Salasais, kasama pa rin ang buong pwersa ng DWIC. Ulitin po natin ang ating mga nakagagapay, ang ating technician Jeric Barreto, Willer Contihino, ang ating mga writers Judy Estrada Lariño, Drew Nasino, Haya Ludovico, social media writers Rex Espirito at Jude Alabado, at si Hiyas Pantalyon. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay Kay Gandang Morning Pilipinas. Isang minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Kay Gandang Morning, Pilipinas!